morning, mga kachopopoy! So ngayon, again, si Miss Keyword na naman ang kaharap ninyo. At syempre, ang subject natin ngayon ay isa sa mga subject ng sosyo na ayaw ng criminologist. Okay? So far kasi guys, ayaw nila ito dahil may mga legal legal term to eh. No, hindi legal term, medical term. Kasi more on ano siya, yung mga sakit-sakit. Pero, marami din mga cream ang gusto din ang subject na ito kasi meron kasi siyang certain topics regarding sa kalibugan. Kaya, bago mag-start si Miss Keyword o Miss Ella Cristina Isidro Incad, nandiyan naman na yung aking buong pangalan. So, paalala lang, SPG po tayo. Okay? Kasi, baka mamaya kasama niyong manood ang inyong mga kapatid, anak. Okay? May mga word tayo dito na medyo, alam niyo na, pang-criminology, okay? Pang-kalibugan. Okay? Kasi meron tayong mga bestiality later on, pag-uusapan natin yan. So baka mamaya, magulat yung mga kasama niyong manood na hindi naman magti-take ng board. Ah, ba't ganyan yung, ano, ganyan yung salitaan dyan? So at least pinapaalalahanan ko na. Okay? So far guys, para makita nyo naman po, kasi marami nagtatanong kung ano yung mga naipasa ko na po na exam, bukod sa pregnancy test, NAPOLCOM exam, naipasa ko po, and then civil service examination, and the same time, registered criminologist din po, si Miss Keyword. So let us start. Okay? Anyway guys, balikan ko lang. Bakit kailangan pala pag-aralan ang human behavior? Kasi na pinaalalahanan ko kayo kanina na minsan ayaw to ng mga magti-take sa board kasi parang hindi katulad ng criminalistics, 'di ba? Parang exciting 'yan eh. Ito yung nagti-trigger sa atin na gusto talaga natin maging pulis kasi karamihan sa mga pinag-aaralan diyan, mga baril-baril, no, paano humawak ng mga kaso by using fingerprints. Ito kasi bukod sa medical term yung gagamitin natin, hindi masyadong gusto ng cream dahil nga criticality na yung pinag-uusapan. Kasi behavior. So anong kinalaman ma'am ng human behavior? Bakit kailangan tong matutunan ng mga magti-take sa board exam? At the same time, lalong-lalo na dahil meron tayong pinag-uusapang crisis management. Kasi guys, kapag ikaw ay naging PNP officers na, darating ka guys sa mga situation na kinakailangan alam mo kung paano ba kakausapin ng isang tao. Kasi pag sinabi kasi nating crisis, ito yung tinatawag nating boiling point eh, ng part ng tao. O kaya naman, breaking point, emergency situation. Okay? Kumbaga, under pressure. So, ano example nito? Yung katulad ng hostage situation. Hostage-taking situation. So, kung ikaw, halimbawa, police officer ka, naka-encounter ka ng isang taong magpapakamatay, ano yung tamang approach na kailangan mong i-apply para mapigilan mo yung tao na yun? Kasi the word suicide, it is the part of hostage-taking. Why? Kasi ang ino-hostage ng tao na yun, yung mismong sarili niya. Okay? So, paano kung halimbawa, nagkakaroon ng hostage-taking naman na mayroong biktima at the same time hostage-taker? Paano mo malalaman na yung hostage-taker ay may abnormal? Paano mo malalaman kung siya ba ay psychotic, psychopathic? Ano pagkakaiba ng mga yan? Kumbaga, kung sa introduction to criminology, alam natin yung konsepto ng neurotic, psychotic, psychopathic, sociopathic, dito, anong galawan ang kailangan kailangan mong pag-aralan para masabi mo kagad na siya ay may ganitong klaseng problema. Lalo na kung ang pag-uusapan natin is personality problem. Okay? Personality disorder. Magkaiba kasi guys yung abnormal behavior sa personality disorder. Kasi kapag abnormal behavior, yung specific behavior niya lang yung hindi tugma sa society. Pag sinabing personality disorder, ano yung mga konsepto nito? Okay, sinasabi ko nga sa inyo guys, sa sociology, bukod kay CDI, ito yung nililibing ng buhay. Okay, why? Kasi hindi pwedeng alam mo lang yung meaning
dapat naiintindihan mo. At kung sakaling ito ay lumagay sa situational, dapat alam mo paano mo siya i-apply. Okay? Kaya nandito si Miss Keyword para kayo'y tulungan. Pwede na ba akong maging ano? Hyper na naman si Miss Keyword. So let us proceed to our topic. Okay? So pag sinabi natin guys, biglang Miss Keyword. Ito po yung kikilala sa akin, Miss Keyword. Popoy! Okay? So, pag sinabi nating human behavior, adjust natin yung mukha ni Miss Keyword kasi natatakpan yung topic natin. Ano ibig sabihin ng human? Tao. Ano pag-aaralan natin? Behavior ng tao. So, pag sinabi nating human behavior, anything an organism does that involves, ibig sabihin, lahat ng may kinalaman saan self-initiated action ng tao or reaction to a given stimulus. So, lahat ng ginagawa ng tao based sa kanyang environment, yun pala ang tinatawag nating human behavior. Ano pa? Masasabi din daw human behavior kung ito ay kasi composed of adaptive adjustment people make as they cope with one another. Kumbaga, isang part din pala ng human behavior is kung paano humaharap sa iba't ibang klaseng situation ng tao, katulad ng problema, opportunities. Kumbaga, how to handle these opportunities, ito din pala yung human behavior. Kung paano mo, paano ka mag-react sa isang sitwasyon. Yung pala yung sinasabi natin human behavior. And with working together aspect in a given situation. So parang, wow, may marinig ka lang, nag-react ka agad yung katawan mo, meaning behavior mo yun. Yun pala yung human behavior. So, ano yung pinaka-simple definition ni human behavior? It is the sum total, napansin? Sum total of man's reaction. Kabuuan ng mga ginagawa ng isang tao base sa kanyang environment. So, means yung kilos mo, yung gawa mo, reaction mo is yung pala ang human behavior. Okay? So, medyo malinaw na tayo dyan, ha? Kay human behavior. Ano naman po yung tinatawag nating abnormal behavior? AB is a Latin initial which means away from. Okay? Away from. So, pag walang AB, normal behavior. So, bukod pala sa kailangan nating malaman ang pagiging abnormal, kailangan pa rin natin ma-master paano mo masasabing normal ang behavior ng tao. Guys, not because hindi normal ang kanyang behavior, baliw na, ha? Meaning talaga, yung magawa o kilos lang. Okay? Kasi pag sinabi nating abnormal behavior, as a behavior which is away from or deviating from what? Normal behavior. Example ng abnormal, guys. Meron tayong mga konsepto ng tayo bilang individual. Naranasan mo na ba yung umiiyak yung paligid? Pag sinabi umiiyak yung paligid, malungkot yung surroundings mo. Siguro dahil sabihin na natin na may namatay o kaya naman nanonood ka ng movie na nakakaiyak, tapos ikaw tumatawa, you think it is a normal attitude or a behavior na lahat ng nasa paligid mo umiyak tapos ikaw tumatawa ka tapos hindi mo alam kung bakit? So, yun pala yung tinatawag nating abnormal behavior. Pero guys, doon na may ganun kang attitude na meron pa nga akong memes na nakita eh. Sino daw yun dito yung tao na seryoso yung sitwasyon, yung paligid, tapos siya ngumingiti-ngiti. May mga ganun kasi. So, ito pala, consider din siyang abnormal. And take note, guys, may kinalaman pa rin ito, guys, sa society. Okay? Lalo na pag ang society na po sa inyo ang nagsabing abnormal ka. Kaya nga nagmula yung tinatawag natin sa introduction to CRIM na labeling theory. Mahaba-haba din yun sa intro.
Okay? So, two basic types of behavior. Ano yung dalawang konsepto ng behavior natin? Nandiyan ang tinatawag natin na inherited behavior. Okay? Pag sinabi nating inherited behavior, these are inborn. Ibig sabihin, innate na. Nung isinilang ka, taglay-taglay mo na ito. Okay? Ligitan ko kaya yung litrato. Okay lang ba? Kasi natatakpan eh. Okay? Pag sinabi natin na inherited, nung isinilang ka, kumbaga taglay-taglay mo na siya. Any behavior, reaction, or reflex exhibited by people because of their inherited capabilities or process of natural selection. So, konsepto ito guys na the survival of the species who are dependent on behavior like breathing, digesting food, mating, and defending oneself. Example, yung bata, no, sabi na natin infant, isinilang. Tinuruan mo na ba ang bata na umiyak? Ibig sabihin ba, nung natsa-tsan yan, mayroon na siya natutunan kagad na paglabas mo, iiyak ka. No. Ibig sabihin, pag dumedede ang baby, paano mo malalaman na siya ay nagugutom? Diba, pag baby? Diba common dyan guys yung, sino na dito mga may anak? Okay, halimbawa, may anak. Diba, parang ako, yung baby ko noon, nung sanggol pa, kasi 5 years old na yung baby ko. No, kumbaga, not because umiiyak yung baby, guys, gutom yan. Meron siyang behavior na masasabi mong gutom siya. Okay, lilinawin ko. Ang behavior, guys, ito yung self-initiated action, ha? So, paano mo masasabi na itong behavior na to is nagugutom? Di ba? Pag ang baby, paano mo malalaman? Kasi meron ako tinanong, paano mo malalaman gutom ang anak mo? Kasi kapapanganak niya pa lang. Pag umiiyak, ma'am, no. Ibig sabihin, konting iyak, bebe, no. So, ako, natutunan ko yung pag ang bata nagugutom, hawakan mo yung gilid ng kanyang bibig. Kasi makikita mo kagad ang reaction niya kung gutom siya. Pag ang kamay mo, dinikit mo sa gilid ng bibig niya at sinundan niya ng labi niya to, automatic, gutom ang bata. Tinuruan mo ba ang bata? No. Taglay-taglay niya na yun. Yung paghinga ng bata, nung isinilang siya, tinuruan ba kagad ng doktor na, okay baby, inhale, exhale? No. Kusa na. Okay? Natural na. Taglay-taglay natin ito. So, ano naman yung isang types ng behavior? Which is, alam na natin pala ang inherited. Okay? So, at it, guys, nagkaroon kayo ng gabay about sa baby pag nagugutom, ha? Tatlo lang naman kasi ang magiging factors kung ba't umiiyak ang bata. Either na siya ay nagugutom, may pupo, or may nararamdaman. Sa una mo i-check pag umiyak ang bata, yung labi. Pag sinundan niya yan, boyla, gutom, okay na. Pero kung halimbawang hindi niya sinusundan, lalong-lalo na alam mong kadidede lang nung baby, baka may pupo. Okay? Pero kung wala, okay, hindi gutom, walang pupo, baka may nararamdaman. So ito yung mga sinasabing way kung bakit, paano man sasabi ng isang may alagaan sa bata kung anong dahilan ng kanyang pag-iyak. Okay, so yun yung tinatawag natin guys, inherited behavior, which is the natural behavior ng baby. Okay, yung pag-digest natin, diba? Kumbaga, pag ikaw ay kumakain, hindi mo naman tinuruan yung behavior na yan eh. Okay, kung sana natin taglay-taglay yan sa sarili natin. Ano naman yung isang behavior na tinuturing din types ng human behavior natin? It is the learned behavior. Nakuha po si inherited. Basta keyword natin, pag inherited, natural. Okay, innate. Eh, ang learned behavior, these are operant. Okay? Instrumental conditioning behavior which involve knowing or taking into account adaptation
that enhance a human being's ability to cope with changes in the environment in ways which improve the chances of survival. Example, guys, na learned behavior. A good command of English, logical problem solving technique, job skills, and other learned expertise that give people more control over their lives. It is this behavior that sets human being apart from one, from another animals. Kumbaga, ito yung kaibahan natin, guys, sa mga hayop. Meron na tayong natututunang behavior. At dahil din dito, guys, ang dahilan kung bakit ang human behavior o yung behavior ng isang tao ay hindi permanente. Kung anong behavior mo nung bata ka at kung anong behavior mo ngayon na masasabing adult ka na, iba na siya nung time na ikaw ay sanggol nung bata ka pa. Kasi meron ka nang natutunan. So habang ikaw ay natututo, ang tao nagbabago. Okay? Diba tinatabi nga natin, nagkakaroon na tayo ng dahilan para makontrol na natin yung behavior natin kasi natututo tayo. Diba? Kayo ngayon. Once na ito, example ko ah, mapapansin nyo ang mga tropa ninyo na senior, na pulis na ngayon. Diba? Parang magugulat ka na lang. Bakit nung time nung college kayo, abnormal yung pagkakilala mo sa barkada mo? Minsan pa nga, pinapatay niya pa yung ilaw nung CR, o kaya naman, nilalagay yung bunot dun sa bag nung kaklase nyo, no, yung bully. Tapos nung makilala at makasalubong mo na, dahil sila ay police officer na, magugulat ka na parang ibang tao na siya. Na parang seryoso na siya. Kasi guys, meron siyang pinagdaanan or experience which is naging dahilan kung bakit siya nag-iba. Dahil natuto siya. Okay? At isa rin ito sa reasons kung bakit din tayo nagkakaroon ng improvement sa ating buhay. Nakukuha po. It is the human being's ability. Nagkakaroon ng changes in the environment. Lalo ngayon, di ba? Parang ang expertise mo magtuturo. E dahil nagkaroon ng pandemya, di ba? Meron tayong mga kakilala guys sa social media or nababalitaan sa balita na dating piloto, trabaho niya piloto dahil nagkaroon ng pandemic, nagkaroon ng tinatawag na lockdown. Ano ginagawa ngayon? Lumabas yung kanyang galing sa pagluluto. At ngayon ang pangkabuhayan niya, pagluluto. Nakukuha yung konsepto ng learned behavior. Iba siya sa inherited. Inherited, taglay-taglay mo nung isinilang ka, learned behavior na tututunan mo habang ikaw ay lumalaki at nabubuhay sa mundo. Okay? Factors that affect human behavior. May keyword tayo dyan, health. Okay? The word factors means bagay basis kung bakit naaapektuhan ang human behavior ng isang tao. Okay? Bagay ito yung basis, guys, ha? Reasons. Heredity. Okay? It is determined by genes. So, the word heredity, namamana natin ito. Genes are segment of cell structure called chromosomes. Made of DNA by which parents pass on traits to their offspring. Meaning to say, mga namamana. So, bago ko ilabas yung iba. Meron na tayo H, ha? Yan, H. Namamana. So, napapansin nyo, may behavior tayo na kaparehas ng behavior natin sa nanay natin. May behavior tayo na kaparehas ng sa tatay natin. Kasi, may tinatawag tayo, guys, chromosomes. So, matanong ko muna bago tayo mag-proceed dyan. Ano ang nagdadala sa anong tawag dun sa nagdadala sa genes? Ang nagdadala po dyan, ay, wala pa lang sa akin, ay chromosomes. So, ilan ang chromosomes dito sa atin para masabing sa isang tao? Kumbaga, pag nabuo ang isang baby, ilang chromosomes ang total niya? Ang makukuha niya guys sa kanyang tatay is 23 chromosomes.
At ang makukuha naman niya sa kanyang nanay ay 23 chromosomes. At ang masasabing normal chromosomes ay 46 chromosomes. Okay? Ang pang 46 chromosomes, guys, ibig sabihin, di ba, 45 tapos 46, siya ang magbibigay ng gender. Okay? So, mayroon kang mga traits na makukuha mo kay mother mo, may mga traits ka na makukuha mo kay father mo. So, ang total niyan is 46. Kaya lang, nagkakaroon, guys, ng abnormalities based on chromosomes. Diyan nalalabas yung mga Down syndrome. Okay? And take note, guys, ang mga lumalabas naman din dito sa board exam, regarding, guys, sa mga chromosomes, is yung tinatawag nating super male. Super male. Why? Kasi, di ba, guys, meron tayong tinatawag na 46 chromosomes. Nagkakaroon, guys, ng abnormalities, minsan nagkakaroon ng 47 chromosomes. Okay, nadadagdagan ng another chromosomes. And, ganito nangyayari dyan. Ano ba ang simbolo ng lalaki? At ano ang simbolo ng babae? Pag sinabi natin kasing super male, sila yung nagtataglay ng chromosome na X, double XY. Ano? XYY. XYY. Okay? Double Y ang nangyayari sa kanya. Kasi ang normal chromosomes ng lalaki, guys, XY lang. At ang normal chromosomes naman ng isang babae, double X. Double X. Okay? So, pag yan, nadagdagan yan, kasi ang normal chromosomes natin, 46 eh. So, pag nadagdagan siya ng another chromosomes at super male, kaya nagkakaroon ng super male, kasi imbis na XY lang ang kanyang chromosome, nagkaroon ng additional Y. At para hindi po kayo, guys, malito dito, halimbawa lang, biglang tinanong yan, kasi mamaya example ko kayo, guys, ha, may mga chromosomes na lalaki, pero meron siyang chromosomes na pambabae. Meron naman lalaki ka na, pero lalaking lalaki ka. At yung XYY na sinasabi ko kanina, XYY na super male, lumabas na kasi sa board yan. Sinatawag natin super male. Sila yung bayulente. Kadalasan, ang kung hindi man nakikita physically ang kanilang pagiging super male, sa kanilang ugali, which is violence, ang common ng kinukumit nila. O kaya naman, yung mga nasa kulungan, guys, na common, hindi nag-gym pero malalaki katawan. Ito ay nakikita naman by physical characteristics nila. So, yan yung mga super male. Okay? So, para hindi balito, kunin mo muna yung common. Kasi may kung paano mo idadagdag yung mga additional chromosomes eh. Pag lalaki, to lalaki, XY. Pag babae, double X. Okay, yan ang babae. Kung ang isang babae naman, meron siyang karakteristik ng isang lalaki, which is dapat double X lang ang kanyang chromosome, ano ang simbolo ng isang babae na may karakteristik ng isang lalaki? So, saan mo ilalagay yung additional Y? Kasi, ang simbolo ng lalaki, Y. Ang simbolo ng babae, X. Pero, ang common na chromosomes ng lalaki, ng babae, double X, ang lalaki, XY. Okay? So, kumbaga, kung babae ka, automatic, ang may bibigay mo kagad chromosomes dun sa nagkaroon ng tsapopoy. Ang inaibibigay kagad na chromosomes ng babae, X. So, ang nagbibigay ng gender pala, dito natin matutuklasan, na ang nagbibigay ng gender ay ang lalaki. So, may nagtanong sa akin. Mamaya pala na yun. Mamaya, anin natin yan. Kunin ko muna yung itong example natin. Yung pagbabae, kunin mo muna yung normal chromosomes niya. Pero the abnormalities ang pinag-uusapan natin. Saan mo ilalagay yung additional Y? Kasi ito, lalaki eh. Pero dahil super male siya, additional Y. E babae ka, yung mga tinutubuan ng bigote. Sino dito yung mga babae na tinutubuan ng bigote, mahaba yung mga mabalbon sila, yung parang pambalbon ng panlalaki. Okay?
Meron pa nga babae na ang kilay pang lalaki. Meron din naman tayong kilalang babae, lalaki na ang kilay pang babae. Di ba? May ganun tayo. Pero ngayon, focus muna natin. Babae ka, pero nagtataglay ka ng karakteristik na isang lalaki. And worse, dalawa gender mo. Yung babae ka physically, pero meron kang junjun ng isang lalaki. So, hindi mo lalagay yan. Double XY. Okay? Double X, then additional Y. So, sila yung mga babaeng may karakteristik ng isang lalaki. At kung sakali naman lalaki kang matuturing, XY kunin mong normal chromosome, at meron kang katangian ng babae, halimbawa, lalaki ka eh, physically ah, pero tinutubuan ka ng boobs, di ba? Dito ka lalagay. So, meron guys na traits lang, which is ugali, meron naman karakteristik talaga makikita physically. So, ito, babae na merong karakteristik na lalaki, meron naman babae, wala siyang karakteristik na lalaki physically, pero may pagkabrusko. May kakilala tayo guys na babae, pero kung magsalita, kala mo kalalaking tao. Di ba? Parang lalaking-lalaki, siga magsalita. Meron naman mga lalaki talaga matuturing, gwapong matuturing, malaking katawang matuturing, pero pag nagsalita, ang hin-hin. So, yun yung mga common na abnormalities. Buti nga guys, hindi masyadong na, kumaga, ang tawag dun sa word na yun, hindi masyadong nabuo yung chromosomes na yun, hindi katulad kay super male, makikita talaga. Worst pa dyan, gumagawa sila ng crime. So, matanong ko, maibalik ko ngayon dun sa topic kanina, na ibig sabihin pala, ma'am, ang nagbibigay ng gender ay walang iba kundi ang lalaki. Yes, totoo po yan. Kaya, huwag mong sisisihin ang babae kung bakit babae puro anak ninyo. Kumbaga, may nagsabi rin sa akin, guys, based on medical to, walang biro to, ha. Nasa lalaki raw kung paano siya pumosisyon, kung anong magiging gender ng anak ninyo. May magtatanong dyan. Ano daw po ba, ma'am, ang kailangang posisyon? O, sabi ko nga sa inyo, SPG tayo, ha? So, alam naman natin, guys, yung mga tinatawag na chapopoy. Okay? Ito yung sexual intercourse. So, kung gusto mo daw na lalaki ang anak mo, kailangan nakatalikod ang babae. Okay? Tapos, nakaharap naman sa kanya yung lalaki, which is yung sabi, dog style. Pero, pag sinabi naman natin, guys, gusto mo daw babae ang maging anak mo, mas maganda daw posisyon na nasa ilalim ang babae at nasa ibabaw ang lalaki. Kumbaga, missionary style lang. Okay? So, may tanong, pabiro mo yung estudyante ko, ma'am, ano po ba ang una mong baby? Kasi isa lang baby ko. So, sabi ko, lalaki. Alam, sagot nila, nagtili, ano, biko. Kasi guys, ganito yan. Hindi ko ja-justify yun, ha? Ang chromosomes kasi guys ng lalaki, o yung tinasabi nating Y chromosomes, yan po yung mabilis. Mabilis siya umandar yung mga buteteng laot, pero mabilis din siyang mamatay. Yan ang Y chromosomes. Okay? So, si lalaki, ang taglay-taglay niya, di ba, kapag kunyari, pumutok yan sa loob ng babae, ang ilalabas kagad yan, XY. So, ang sperm cell ng lalaki, which is Y chromosomes na dala-dala niya, mabilis mamatay yan. Okay? Yung sperm cell. Hindi katulad ng egg cell ng babae, matagal. Pero mabagal. Yan naman ang konsepto ng babae. So, mapapansin ninyo, hindi yan maiihi kagad kahit sabihin mo. Mabilis na yan. Okay? So, kung mas mabilis ka, si Y, kung yung lalaki ka, imagine guys, ang dami mong problema sa mundong ito, pero never mong naisip na naging number one ka rin noong time na ikaw ay binuga ng tatay mo. Ibig sabihin, million kayong binuga, ikaw ang nag-champion. Kaya ang bilis mo. Okay? Meron naman guys sa X chromosomes, tumatagal kasi ng araw yan sa puwerta ng babae. O kahit anong hugas mo dyan, nasa sinapupunan na ng babae yan. At matagal siyang mamatay. Okay? Hanggang sa magkaroon na ng regla ang babae. Hindi katulad ng lalaki, kumbaga, ano lang siya, minutes lang, pwede na kagad mamatay yan. Diba natutunan nyo guys, noong time ng college kayo, sa general chemistry ninyo, pinag-aralan nyo ang sperm cell. Kaya hindi kayo pwede sa akin,
yung mag-iinarte kayo, "Wish, sperm, sperm, sperm." No, criminology ka. Okay, kurso mo BS cream. Kaya hindi tayo pwedeng parang pabebe. Bawal ang pabebe sa cream, ha? So malinaw ang